Welcome back to my YouTube channel. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung paano makapag-register online sa inyong SIM card kung kayo ay Globe or TM subscribers. So please keep on watching my video guys! Hello guys, ngayon i-share ko naman sa inyo kung paano makapag-register online sa inyong SIM card kung kayo ay Globe or TM subscribers. So first gawin guys, punta lang tayo dito sa Google Chrome, click lang natin to, and then search natin sa taas, Globe SIM registration. So click lang natin to. Then guys, makikita nyo na ang website ni Globe. So click lang natin tong register your Globe SIM card. Then dito guys, may nakalagay steps to register, and then list of accepted ID, then register here. Then, dito, more about SIM registration. So, click lang natin tong register here. And then, click lang natin tong I accept. Ayan guys, nandito na tayo sa register your SIM now. So, in compliance with Republic Act number 11934, all active SIM cards will need to be registered to keep scammers at by register your SIMs with us now. So, type nyo lang dito, cell number ninyo. So, mag-start kayo ng 9 kasi nandito na yung 63. So, start 9 na lang sa cell number ninyo. Then, type nyo lang dito, enter your mobile number. And then, click lang natin tong register. Then, dito, guys, maghintay tayo ng OTP code. So, dito, guys, ito na yung tinext na OTP ni Globe. And dito, guys, may nakalagay na please provide your SIM details. So, dito, guys, tell us about yourself. So, dapat itong pipil upan ninyo. So, dito, lagay nyo lang dito, first name ninyo. Then, middle name ninyo, at saka last name ninyo. And then, kapag may suffix name kayo, so, lagay nyo lang dito, halimbawa, sa suffix name, kapag ano kayo, kapag junior, or second, or the third, so, lagay nyo lang sa suffix. Then, dito, birthday ninyo, and then, sex ninyo, and then, nationality ninyo, and then registration type ninyo. And then guys, sa registration type, so halimbawa guys, hindi kayo owner ng SIM card, kung para sa anak nyo na minor, ang pipiliin nyo guys ay parent / legal guardian. Then pag halimbawa naman kayo yung owner, ito lang yung pipiliin ninyo. Check nyo yung owner. Then, dito guys, lagay nyo lang dito, building name. Kung anong building name yung address ninyo. And then, dito, street, kung anong street kayo. And then, subdivision, lagay nyo din dito. At saka, province ninyo. And then, city, kung anong city kayo. And then, sa barangay, lagay nyo din dito kung anong barangay kayo. And then, sa zip code, lagay nyo din kung anong zip code kayo na bibilong, guys. Then, click lang natin tong next. Then, dito, guys, may nakalagay na verify your identity.
So, kailangan natin mag-take ng valid ID natin dito sa picture natin, guys. Dapat is maximum file size is 2 MB. And then, sa photos, must be JPEG or PDF file. And then, make sure your chosen ID is not blurred. Then, sa ID type, click nyo lang ito. Then, dito, ito yung mga valid ID na pwede. At kung wala kayong valid ID, click nyo lang itong others. Then, ngayon, ang meron ID ako is UMID card. So, click ko lang itong UMID card. And then, guys, dito, next naman is valid ID natin. Pwede kayong mag-upload ng valid ID ninyo kung halimbawa is napicturan nyo na ito. Then kapag hindi pa kayo nakapag-picture ng ID ninyo, pwede kayo mag-take a photo. Then ngayon, click lang natin tong upload. Then click lang natin tong files. Then hanapin nyo ngayon ang ID na pinicturan ninyo. Then guys, next is take a selfie. So magsi-selfie tayo, guys. Hawak natin itong na-i-upload natin na ID sa itaas. Then guys, dahil wala pa tayong picture ng selfie photo natin, so ang pipiliin natin dito is hindi yung files kundi yung camera. So click lang natin tong camera. And then ngayon, click lang natin tong next. Then dito, lahat na square na maliit, paki-check lahat lang yan. Then click nyo lang lahat para ma-check yan lahat. And then scroll nyo lang pababa. And then click lang submit. Ayan, then dito, registration complete. Then dito, ito yung reference number natin. Patunay na na-register na yung SIM card natin. Ayan, screenshot lang natin yan para may katunayan tayo na naka-register na tayo. And then guys, pag once naman na marami kayo ng SIM card na Globe or TM, so pwede kayo makapag-register kahit ilang SIM card man yan. Ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong register another number. So, yan lang po guys, and thank you for watching, and God bless!